Hamon ni Figueroa kay Inoue at pahayag ni Casimero. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Mundo Sports Channel. Maraming salamat po. Nagbigay po mga kadwelo ng reaksyon ang nakasagupan noon ng ating kababayan, former featherweight world champion Mark Magnifico Magsayo, na si former unified super bantamweight champion now interim featherweight champion Brandon The Heartbreaker Figueroa sa nangyaring laban sa pagitan ng 4th division world champion current unified WBC and WBO super bantamweight champion Japanese Monster na Oya Inoue at former unified champion Coolboy Steph Stephen Fulton. Matatandaan mga kadwelo na nagkasagupan na noon si Fulton at Figueroa where Fulton won via a controversial majority decision. Pinuri po ni Fig si Inoue mga kadwelo at pinatunayan daw nito na isa raw talaga siya sa mga best pound for pound fighters ngayon. Complete package daw si Inoue. Lahat ng tools necessary to win a fight na kay Inoue na raw. Inamin din niya na mas accurate daw si Inoue kaysa sa kanya. As in, kalkulado raw ang mga kamao nito kaya knockout ang sinapit ni Fulton kumpara sa kanya na umabot ng desisyon. Gayunpaman, despite giving too much praise kay Inoue, sinabi rin ni Brando na palag daw siya sa binansagang halimo ng Japan once umakyat na raw ito sa 126-pound featherweight division. Ito po ang sagot niya sa interviewer kung willing ba siyang labanan ang monster sa pag-akyat nito. Interviewer na tila minamaliit din ang ating kababayan current unified IBF and WBA super bantamweight champion Marlon The Nightmare Tapales dahil for him, almost sure na raw ang panalo ni Inoue sa inaasahang super bantamweight undisputed showdown. Para kay Brandon, magandang bakbakan daw ang Inoue versus Figueroa. Dati pa nga raw may mga nagsasabi na sa kanya na what if maglaban daw sila ni Inoue. Response ni Rito, he would like to fight Inoue. Nang matanong naman siya kung kakayanin kaya niya ang punching power ng Hapon, sagot niya, dyan na raw talaga malalaman pag nagharap na sila sa ibabaw ng lona. Pero berada rin niya, kumpiyansa raw siya sa tibay ng kanyang tanga. Inoue is really a dangerous fighter daw kaya he will also be very careful din daw sa kanyang atake. Kilala po natin si Figueroa mga kadwelo sa kanyang non-stop aggression all throughout sa laban at popular wins niya sa atin were against former 2 division world champion Mexican Luis Pantera Neri at Magsayo. It will be very interesting mga kadwelo to see how he'll deal with someone like Inoue while waiting for a potential Inoue bout naman. Meanwhile, he will try to get a major world title sa 126. Samantala, alam na po natin mga kadwelo na as per latest reports, although inaasahan na ang posibleng pag-akyat ulit ni Naoya, sa ngayon, nakafocus muna siya at ang kanyang kampo sa kanyang bagong dibisyon as in, linisin muna ito. After ng laban kay Tapales by the end of this year, plano raw ang isunod ng kampo ni Inoue ang mga boksingero noon pa'y nalilink na rin sa kanya since his bantamweight reign. Hindi lang purely link, kundi publicly, kino-call out talaga siya na may kasama pang tira. Una ang former 2 division world champion Mexican Luis Pantera Neri na kating-kating na ring makasagupa si Naoya. At isa pa nating kababayan, former 3 division world champion, current WBO global super bantamweight champion General Cuadro Alas Casimero. Ito po ang so far na ibahaging fight plan next year ng Ohashi Promotions. Kaugnay nito mga kadwelo with Cuadro Alas name being mentioned na sa radar ni Naoya, berada ni Casimero sa kanyang latest post. Chill lang daw ang mga fans and that maghintay lang daw sa tamang panahon. He then again congratulated Inoue sa knockout victory nito.